Facebook friends, iba't ibang problema ang sumalubong sa mga estudyante ngayong first day of classes. Sa Bacoor National High School sa Cavite, nag-improvise ang mga teacher para magkaroon sila ng faculty room. Kabilang sa mga ginamit nila, ang CR. Tinakpan ng kurtina ang toilet at naging patungan ng gamit ang lababo. Pwesto na rin ng teachers ang dulo ng isang hallway kung saan may kurtina bilang divider at ang dating stockroom ng library for the teachers na rin. Kulang daw kasi ng mga classroom kaya ibinigay muna nila ang faculty room sa mga estudyante. Sa Marawi City naman, mga sirasirang classroom ang naabutan ng mga estudyante. Absent din ang ilang teacher. Dito sa Metro Manila, hindi pa tapos ang construction ng isang school building sa Acacia Elementary School sa Malabon. Kaya hinati muna ang ilang classroom para matuloy ang klase. Masaya naman si Secretary Leonor Briones sa paghahanda ng Department of Education pero aminado siya na may mga problema na dapat pang masolve. Sa tulong ng netizens, nahuli ang isang alleged child molester sa Baguio City. Batay sa post ng isang netizen, nakasakay sila sa isang jeep mula La Trinidad, Benguet nang mapansin nilang hinahawakan ng isang lalaking pasahero ang maselang bahagi ng isang batang babae. Pagbaba sa Baguio City, sinundan nila ang lalaki at ang 10-year-old girl papunta sa Burnham Park. Doon, kinuna nila ng pictures at video ang ginagawa ng lalaki sa bata at agad silang nagsumbong sa pulis. Hinuli agad ang suspect. Lumabas sa investigasyon ang suspect, coach pala ng bata sa chess. Hinahayaan daw ng suspect na maglaro sa kanyang cellphone ang biktima habang ginagawa niya ang kahalayan. Inaalam pa ng mga pulis kung may iba pang kaso ang suspect na tulad ng sa batang biktima. Humihingi ng tulong ang pamilya ng isang OFW sa Jeddah, Saudi Arabia dahil sa umano'y pangmamaltrato sa kanya ng kanyang amo. Ayon sa pamilya ng OFW, May 23 nang huli nila itong nakausap. Natatakot daw sila sa posibleng mangyari sa OFW, lalo't nakatanggap sila ng mensahe mula sa mga katrabaho nito. Binubugbog daw ang OFW at minsay duguan pang nadatnan sa bahay ng kanyang amo. Hindi na rin umano pinapasweldo ang OFW at kinumpis ka rin daw ng amo ang cellphone nito. Dumulog na ang mga kaanak ng OFW sa OWA at gusto nilang mapabilis ang repatriation ng OFW. Idudulog daw ng OWA sa Philippine Overseas Labor Office ang kaso ng OFW at pati na sa recruitment agency nito para agad siyang mapauwi. Good news naman para sa mga gusto mag-travel sa South Korea. Padadaliin na ang pag-apply ng visa para rito. Ayon mismo kay Korean Ambassador to the Philippines, Han Dongman, maaaring bigyan ng multiple visa ang mga qualified na pumunta sa South Korea. Ginawa ang announcement na yan sa pagdiriwang ng 70th anniversary ng Philippine-Korean Diplomatic Ties nitong weekend. Gusto rin daw ng Korea na palakasin pa ang Korean Wave sa Pilipinas. Promise pa ng Korean Ambassador, magdadala sila ng 2 milyong turista sa Pilipinas. Ikinatuwa naman na Malacanang ang pagpapadali ng Korean Embassy sa visa application. Umaasa rin silang magpapatuloy ang magandang relasyon ng dalawang bansa. Gumagawa naman ng pangalan sa Dragon Boat Racing ang ilang Pinay domestic helpers sa Hong Kong. Bahagi sila ng Filipino Dynamos Team na sumasali sa iba't ibang Dragon Boat Racing competition doon. Ayon sa bumuo ng grupo na si Liza Abelino, malaking pagsubok sa kanila ang pagpa-practice. Once a week lang daw sila nagsasanay dahil tuwing Linggo lang ang kanilang day off. Ang goal nila, women empowerment at hikayatin ng domestic helpers to do something more. Sa usapang showbiz naman, itinanghal ng PMPC bilang New Movie Actress of the Year si Kapuso star Sanya Lopez. Yan ay para sa kanyang role sa pelikulang Wild and Free kung saan niya kasama si Derek Monasterio. Sa kanyang IG post, ipinakita ni Sanya ang natanggap na trophy at nagpasalamat siya sa 35th PMPC Star Awards. Congratulations, Sanya! Aprobado na sa House of Representatives ang proposal para sa pagpapatayo ng isang OFW hospital. Layo niya na tugunan ang healthcare needs ng mga OFW at kanilang mga pamilya. Sabi na ng isang netizen, maganda yan para sa mga bagong bayani ng ating bayan. Sabi naman ng isang OFW, parang discrimination naman yan laban sa mga local workers sa Pinas na kakapinanggot lang ang sahod at binubuwisan pa. Ang isa naman sinabing, bakit isa lang? Paano naman daw ang mga taga-Visayas at Mindanao? Sana raw ay access discount card na lang para sa lahat ng ospital. Kayo mga kapuso, anong masasabi nyo? Feel free to comment below. At para sa ibang top stories for the day, visit our website and social media pages. Maraming salamat sa pagsama nyo sa amin via Facebook Live. Ako po si Victoria Tulad. Click that share button now.